Welcome to our hardworking channel, Farmlife Channel. Blessings and guidance for everyone, everyday Lord. Your full watch to all our vlog would be a great assistance to our channel without skipping any frames. So, Kafarm, let's do this! Let's start the day with Kafarm Buddha. Hello, hello mga ka-farms! Magandang araw pong muli. Ito na naman po ang inyong ka-farm, Ka-farm Buddha. At nandito po tayo ngayon sa perimeter, dito sa may Sagingan at Calamansi area mga ka-farms. Shout out muna sa mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin. Hello, hello! Ang activity natin ngayon mga ka-farms, ang vlog po natin ay ang ating vlog 182. Vlog 182 mga ka-farms. Ito po yung banana desuckering mga ka-farms. Ano po yung banana desuckering? Yun po yung pagtatanggal ng sobrang suckers ng saging, yung CE sa gilid ng mother plant na sobra. So magtatanggal po tayo ng sobrang sucker mga ka-farms. Makikita po ninyo in today's vlog. Samahan po ninyo ako mga ka-farms. Kaya sa mga ka-farms po natin, let's do this mga ka-farms. So bali yan mga ka-farms, dito po yung nakita natin na pwedeng bawasan na yung sobrang mga anak-anak o mga suckers, kasi po marami na. Pwede po nating tanggalin ito at gamitin, pwedeng paramihin doon po sa ating banana nursery. Or pwede rin pong ibenta kung meron po kayong buyer. O pwede rin yung ipamigay sa mga kaibigan natin na nagsasaging. So ayan, may bunga na po itong puno na ito. Itong grupo po na ito, may bunga na. So napakaganda na bagay na itong tanggalan ng sobrang suckers. Dahil hindi na maistorbo yung mother plant. So ayan, 1, 2, may makukuha po tayo dito ng 3. O meron pang maliliit, sumusunod. So yan, meron na yung may bunga. Ito naman yung second na o yung kanyang daughter na susunod sa mother. And then meron na yung second follower. So mamimili po tayo ng pwede nating tanggalin dito. Ayan. Yan, may nakita naman tayo dito. Pwede. So yan mga ka-farm, ito po pwedeng tanggalin. 1, 2, 3. Tanggal tayo ng 3 kasi may bunga naman na ito. Good na for tanggalan ng suckers. Ayan. Para may magamit po. So yan mga ka-farms, dito meron tayong makukuha na naman. Yan.
Napaka-importante na yung tinanggalan po ng sucker. Si AI, may balik yung lupa. Ayan. Yung mga natanggalan, dito, tinanggalan natin kanina. Balik lang yung lupa. Para yung ugat. Okay pa rin. So yan po mga ka-farms, kaya po natin tinatanggal yung mga sobrang suckers po ng mother plant para po hindi na makagaw sa sustansya. Kasi pag marami po masyado, eh, hindi na sapat yung nutrients ng lupa at magiging crowded, yung bunga magiging maliliit na po. At syempre kailangan din nating tanggalin dahil unang-una pwede po nating ibenta itong mga suckers na ito, or pwede tayong mag-expand, itanim po sa ibang area itong mga ito. Oh, malaki. Pwedeng itanim sa ibang area kung gusto nyong mag-expand or gusto nating mag-expand mga ka-farms. At mas maganda kung may bebenta natin, kung mayroong gustong bumili. O pwede rin, pwede nating ipamigay sa ating mga kaibigan. So yun ang gamit ng suckers, pwedeng ibenta, pamigay, or mag-expand ng area. So yun po yung ginagawa natin ngayon. So napansin po ninyo mga ka-farms, nung nagsisimula tayo dito, talagang mahirap din po yung sitwasyon. Kasi nung una wala tayong tubig na talagang pangdilig. And then ginawa ng paraan ni Tito Christian na makagawa ng deep well. So nakita niya yung importance ng tubig. So yan, nagpapasalamat tayo sa kanya at nagawa ng paraan para mas magawa maganda yung ating pagtatanim ng saging, yung ating production ng bunga. Napaka-importante mga ka-farm yung tubig na maayos. Yan. So ngayon po, maulan pa, marami pang tubig sa ground, pero pagkaraan ng more than 2 months, wala na. Dry na ang panahon po natin dito sa farm, dito sa Parayaw. Kaya during those times mga ka-farms, magagamit yung deep well na pinagawa ni Tito Christian pang dilig, pang suporta dito. Kasi malalaki na yung katawan ng saging po natin. Kaka, ano po yan, nangangailangan yan ng maraming tubig para yung bunga maganda. Sa atin naman, ang practice lang natin dito sa farm ay yung normal practice lang. Hindi naman tayo masyadong bumibili ng mga chemicals o mga fertilizer. Gamit lang natin yung mga chicken dung, dumi ng manok, yung mga natural method lang tayo. Kasi hindi naman tayo yung mga farms talaga na kagaya ng sa Dabaw na ginagamitan talaga yan ng maraming abono, maraming chemical, because meron silang hinahabol na kota. Talagang mass production. Hindi, dito naman sa atin, parang semi-organic or organic lang ang sistema natin. Kung ano yung meron na available na maganda rin gamitin, yun lang po ang ginagamit natin. Hindi naman tayo gumagamit ng mga sprays or mga ibang chemicals. Basta yung bumilang ng manok, yun na yun, okay na. Kompleto na yun mga ka-farms. And then tubig, okay na yun. Thank you.
Tapos na naman po yung activity natin for today, yung atin pong vlog 182, ang banana desuckering, mga ka-farms. Nakatanggal po tayo dito sa area na ito. Meron tayo nakuhang 10 piraso. Tutuloy-tuloy pa natin hanggang doon sa dulo. Basta lahat po, mga ka-farms, nang pwedeng kunin, kukunin po natin. Basta yung maganda, yung medyo malalaki na. So yan po, mga ka-farms, sa mga subscribers po natin dyan, viewers, just continue to subscribe, like and share sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos po natin dito sa farm. So sa mga ka-farms po natin dyan, lagi po nating tatandaan, just keep on farming, mga ka-farms. Bye bye. Banana is one of the best main crops in the farm. Once it is there forever. Sustainable crop. From top to root is marketable. Ka-farms, you should try in your farm. If you need assistance, just contact Farmlife channel. We have good species from authentic source. Thank you. See you in our next vlog. Keep on farming!